Maraming salamat, Umi and Midnight. Now, heading on to Game 2. Coming from a clean win doon sa Game 1. Kami pa rin ang inyong makakasama mga kapalas. Sandy, and here with me is Wolf. Nakita natin yung comfort picks ng Omega. Actually, ito ah, hindi kami nagbibiro dito. Pero sabi namin ni Sandy, naku, mukhang kailangan ng ilista. Ilista mo na, palista mo na sa barangay. Palista nga guys. Grabe, nakuha nila lahat ng mga comfortable, di ba? Nakita natin, Ling, tapos sabi namin, ay grabe to. Tapos pinredict namin ni Santi dito off-cam, sabi namin, ay Angela to. Oh, Angeling, oo. Oh. Kailangan iba nila yung Angela. Eh, hindi pinan, kinuha yung Angela. Yung Tamos pa nakuha sa last pick. Oo, oh, may pag-seminar nga, tama si Umi dito, sa seminar niya dito sa XP. So, nandito rin yung Beatrix ni Kelra na ang katapat e Esmeralda. So, kumbaga hindi ranged hero yung katapat niya. So, kaya niya mamain talaga in terms of the mechanics. Okay, tignan mo si Ryzen. Inuubos agad energy. Pero okay lang yan. Kasi calculated naman yan usually. So, nagsa-scout. At nakita nila na walang nag-i-invade dito sa mga orange buff nila. So, it's gonna be a very easy double buff setup para dun sa Ling. Ang next contention niyan kung ano, sa crab or sa... magandang move coming out from IDNS with a rotation coming out from Zanri. Zanri gank onto the bottom lane. Sabi niya, wala mo nung pag-seminar, Rencio. Makikisali muna ako dito sa laban. Gusto sana nila 1v1 lang. Kaso din si Chuck, no, inaalagaan na nga si Kelra sa may bandang itaas. Ang kagandahan dito, pag may Angela ka, Wolf, kasi pwede mong alagaan yung gold laner mo, tapos pag level 4 ka na, pwede ka mag-heart guard. Yep. Pwede mo samahan agad yung Link kung fa-follow up siya. Ano kaya yung magiging decision dito ni Easy on this gold lane Esme? Kasi di ba pag XP lane Esme, nagta-tank build ka. Kasi ginagawa nila dito si Dairoth and he do have the damage this time. At din na si Ryzen with the dash. At sure kill na talaga yun under the turret pa ng IDNS Esports. Samantala, ito naman si Etomax binibigyan ng dalawang members ng IDNS. Makakatakbo pa gamit ng sprint. Yan naman talaga kalakasan ng isang Lilia. With the sprint in comes Zanri though, naku po, nakamarkahan si Etomax and second kill para dun sa ating Natalia. Nice decision, I mean, from Zanri na alam niyang pwedeng mag-recall dun eh. At dun lang umuwi at hindi na maglakad niya, papalayo pa. And ngayon, IDNS Esports ang lumalamang ng bahagya. Ganda ng dawning light na bibitawan doon, tapos finisher nila. But here comes the heart guard coming from Chaknu. Nice save para sa kanyang teammate. Turtle, hindi pa naman nababawasan halos ng health. So, pwede pa magkaroon talaga dito ng skirmish. If ever napapasok dito si Lois, tingnan natin kung sino nga ba talaga makakuha. Ang taas ang damage output. In comes the Fanny for the double kill. Makakuha nga lang ng Turtle dito si Ling. In comes the Tempest of Blades. At babalik pa sa laban si Ryzen. Nakita niya may low na hero dito, which is the Dairoth. Kaso siya yung nababalas. Hindi. Makakatakbo pa rin. Dawning Light hindi tatama doon sa Ling. At ito si Ryzen. Grabe, in-out. Zandri nga lang. Merong smokescreen. Eto Max, naglalakad. May ultimate. Hindi pa rin mapapatay dito yung Natalia. Kahit pa may bomba doon. And Eto Max being punished. Killing spree para kay Lois. And IDNS nakabawi doon sa laban na yon. Ngayon, ayaw na ata talaga nila magpamaliit dito sa mga doubters. And IDNS Esports ngayon, unti-unti nang bumabawi. Pero kung papansinin natin yung Gold Wolf, kahit maraming nakuwang kills yung IDNS Esports doon, Omega pa rin. Oh, grabe! Double shotgun sa may reset. Easy nakatakbo mula kay Kelra. Nakita mo yung ambush na yun. Ang maganda pa din sa ginawa ni Kelra, hinanap niya talaga yung pinakadulo ng bush para hindi siya kita. Para sobrang lapit ng kanyang scatter ng kanyang shotgun. Yung range, no, hindi na kakalat pa. Oo. Yung bullets doon na parang umbrella yung ano eh, yung informe. So parang tinuloy niya na nga talaga doon para salong-salo lahat ng ano nung kung sino man yung dadaan. And si Izzy ang napadaan doon. So now IDNS Esports, sila yung kailangan mag-ingat sa mga pag-check bush nila kasi wala sila gaanong vision. So si Zanri dito, even though na invisible siya na papasok sa mga bush, pwede siyang bitawan dito ni Kelra pag nag-ultimate ng shotgun to. Pag nakita ang may exclamation, pwede agad bitawan eh. Tignan mo to, nakaramdam mo kasi Omega, nag-out sila dun sa may top lane. Saktong-sakto sa pag-rotate ni Angelina dun sa may top. So medyo mapapawalan yung ng bisa yung pag-move nila dito sa may top lane. Kaya na wasting their time. Saan ang susunod na galaw ng IDNS? Seems like Santi, Turtle ang pag-aagawa ng dalawang teams na to in 5 seconds. Pero sa bottom lane, mukhang may kill ko. That's the top's going down. Pero si Ryzen gusto pang makakuha ng isang kill. Ito na yung hard guard type sa blades. Ginamit agad. Mukhang kailangan mag-out dito ni Ryzen. Alis makakuha siya ng kill. At yun na nga! Yung Fanny nakahanap ng angulo na ako ng isang kill. At nakakuha pa ng pangalawa, Lois.
And yung trio ng IDNS punishing Omega ulit. Ang ganda ng ginagawa ng IDNS na tila ba parang superhero lang si Lois. Pumapasok sa eksena kung kailan palugi na yung mga teammates niya. And yun yung naging rason para ma-open up itong turtle na to. So now, 8-2 in our 5-minute mark. IDNS is definitely in control. Omega ngayon, sila yung nangangapa kung paano sila babawi. Pero kung mapapansin din natin, Wolf, hindi pa namamatay si Kelra eh. And yun yung sakit sa ulo mamaya ng IDNS. For sure. So sabihin natin si Ryzen, hindi ganun kalaking problema na para sa kanila. Si Kelra, kailangan nilang pag-isipan. Kasi IDNS, wala naman silang ganun kalakas na scaling hero apart from Xavier siguro. Hindi ka tulad ng Omega na yung Link at yung Kelra, Beatrix ni Kelra ay malakas pagdating ng late game. Pero tignan natin kung paano gagamitin ng IDNS ang lamang na meron sila. Problema kasi sa kanilang composition, wala silang taga-basag ng Tore. Oo, parang 10 bits nga kung magpupush lang sila na magpupush. Kaya talaga sila ng Omega dito if talaga maalagaan si Kelra. Kasi si Ryzen talaga dito mukhang lagi siyang inaabutan ng damage dealers. So pag bawas na yung buhay niya, tsaka na lang papasok si Lois. Kaya talaga nagiging successful yung mga cutthroat dito. So now, Sun Sampak versus Renjo on the XP lane. Ang ganda ng pag-tower hug lang ni Renjo dito. Parang hindi niya talaga binibigay yung Tore niya basta-basta. And si Kelra naman dito nagmamatapang kasi alam niyang pwede siyang samahan. But now, we can see here the damage coming in from Lois. Gusto sanang umuha ng kill dito ni Angelina with the Dawning Light but it will not connect. So, kumbaga, konting tutok pa. Konting tutok pa. Baka next game, kaya na. Kaya na. Last game, hindi pa kaya pero ito mukhang kakayanin. Kelra very low will be taken out. Kahit pa mayroong hard guard na kinasa doon si Chakdo, kapos pa rin. At finally, after a few minutes, itong IDNS, nagawa na nilang pagplanuhan si Kendra. Kanina pa nila tinatry. Oo, paulit-ulit talaga ng binibisita yon. Pero it takes 3 to kill 1. Yun talaga yung ginawa nila just to secure that kill. Kasi ka, if mapapabayaan mo nga si Kendra, kanina pa lang pinag-uusapan, Wolf, di ba? Na talaga mamawang problema ang IDNS. So, ngayon pa lang, parang prevention is better than cure tama, na. Tama. Wala ka ng, hindi mo na masosolve yun mamaya yung problema pag sobrang nabigyan mo na talaga ng enough resources ito si Kelra. So ngayon, nagpapatapang. Sun Sampak, grabe. Tapang. Grabe, sobrang tapang. Buti na lang hindi siya na-punish. Pero ang ganda move nun kasi nakapag-push siya lang. Because of that aggressiveness na ginawa nila. Sabay nakakuha na rin ng turtle. Tama ka nga, Santi. Mukhang sila may in control. Ryzen nga lang makakuha ng purple buff. Nag-aabang. Aggressive Ryzen. Ito yung hinahanap natin. Dyroth low. And comes the Tempest of Blades. Walang tatamaan. Hardcore ginamit na rin. Nakapag-flicker yung Dyroth. And walang mamamatay sa IDNS. Ang daming kinumit ng Omega, pero pati rin naman yung IDNS. Nice escape coming in from IDNS Esports. Pero tingin ko, Wolf, ang ulang dito ng Omega. Konting bias pa eh. Ramdam ko eh. Tsaka yung sigawan, syempre, ng mga nanonood dito sa watch party. Oo, dito sa watch party, parang maganda yata makisigaw mamaya pag may malulupit na play. Oo, parang yun ata ang kailangan nila, yung enerhiya ng barangay. Tama, tama. Energy talaga dapat mamaya. Kaya ngayon yung Omega ay kumakalma na. Kumukuha muna ng kanya-kanyang resources, taking their time para mag-ipot niya muna ng gold for those items since IDNS ngayon yung lumalamang. Bahagya lang naman, kaya-kaya nga bulid. Yep. And what we can expect dito sa IDNS ay makukuha muna sila ng kills tapos siya sila makakapag-push. Kasi unfortunately para sa composition nila, puro sila melee. If you think about it, yung pinaka-range na lang dito is si Angelina. Maganda yung gap closer nila. So, ibig sabihin, kaya nilang makapunta dun sa may backlines kung sakali. Pero ang problema, pag nagkumpul-kumpul na sila, pwede silang i-punish yung mga members ng Omega. Kasi nga, inhibit sila. Oo, puro range naman dito from the side of Omega, no? Andyan si Tito Max with Lelia na pag nagkumpul-kumpul nga talaga kayo, mas masaya siya sa ganun. Kasi masasalon yung damage output na pwede niyang ibigay. And si Kelra dito, ang maganda mga check push niya naman dito is the one na ginagamit niya madalas, the sniper, na lagi namang asintado kung tumama. So, mamaya, pag meron na siyang enough items, umabot na tayo dun sa point na malapit na mag-late game talaga, dun talaga siya magsha-shine. So, as of now, they're just trying to defend their lanes. Basag yung Tore nila sa may bandang ibaba. Lord is coming up real soon. Ayan na, pwedeng simulan to ng IDNS since sila yung mas may control doon sa minion waves dahil nga doon sa Toring na basag nila. Eh, pero, for Omega naman, well, sa tingin mo, parang wala naman ata sila kailangan talagang patience lang eh. Patience, tama. Tama ka dyan. Pwede nilang i-shove lang yung mga lanes. Sa, nakikita natin yun, di ba? Tower hug lang muna. Talagang defense muna para sa side ng Omega.
ang magiging game changer dito is yung next na Lord natin. Kung makakukuha to ng IDNS, pwede sila makabasag ng mga inner turrets. Dito sa may top lane, nagagawa nila sa Anri. Kung pumakatakas, sa hard guard para iligtas dito si Ryzen, pati ni Tempest sa placement. Yung naghanap ng angulo, direct ang mabibigyan. Lois, hindi tumama doon sa niyang cable. That means makakatakas din ang Omega sa kanilang isang kill. Missed cable, also a missed opportunity from the side of IDNS dahil makukuhanan sila ng isang hero, itong si Deroth Dishun Soundpack na walang kapalit, walang trade. So pwedeng kumuha yung Omega dito at mag-force sila doon sa mismong Lord Pit. Right. Dahil nga kulang, medyo malayo-layo pa itong si Sun Soundpack. Pero ngayon, sama-sama method na ang gagawin. Tinatawag na ang buong barangay. Pero sabi nila, kalat-kalat muna tayo ulit. Kailangan muna kumuha. Disperse muna ulit. Kailangan muna kumuha ng mga buffs. Kailangan muna natin mag-antay since hindi pa ganun katagal yung death timers eh. Haabot pa daw si Sun Soundpack eh. Yep. Ito nung ginagawa ng Omega pag-stall dito. Kasi alam natin na sa late game, walang panapos yung IDNS eh. Unlike yung Omega na may Beatrix. Landry forcing itong hard card pati na rin yung ultimate. Tempest of Blades, grabe naman first down yun! Wala sa IDNS, nakakuha sila isang kill. At mukhang gusto pa nila na mas marami. Makasunod din si Kendra for the damage. Takes out one. Easy is quite low. Hinahabol din ang Tamos. They do have the damage this time para sa Esmeralda. Pero may sprint para makatakbo. At yung IDNS, 2-for-2 yung trade-off nila. Pero syempre, mas masaya sila dahil nabigyan nila yung Ling. Gulpe de gulat ang ginagawa nila dito. And pati kami ni Wolf. Lahat tayo nagulat dun sa ginawa ng IDNS Esports. Dahil akala natin, makukuha lang ng easy ni Ryzen yung kill onto Zanri. Pero parang bait pala yun ng IDNS na sige, magpabawas ka muna dyan. Tapos papasok na naman si Lois. Lois actually really commendable on the usage of the Fanny. Sobrang linis. Sobrang linis na nakatakbo siya. He's actually zero deaths ngayon. So siguro ito talaga yung dahilan bakit siya isa sa mga priority pick ng IDNS. Mm-hmm. And they will live for quite a while. Magta 12 minutes na, hindi pa rin nakuha yung unang Lord, which means magiging enhanced Lord na siya. Ito si Easy tumalon, going for Etomax, forcing yung kanyang ultimate kasi Zandri sobrang low. Abulin yung Ryzen, Ryzen gets a kill. Buong susunod na dito, yung Xavier. Xavier, nakapunta naman natin sa Ryzen. And there's a double kill para kay Ryzen. Nagtakbuhan yung mga assassin at ang nanaig ay yung Omega. Omega gets those two kills nang wala na namang kapalit. So mukhang ito na nga yung inaantay nilang opportunity kanina pa para kunin yung Lord. Napa-unlay cables doon si Lois pero parang hindi ramdam eh. Okay. Omega pa rin ang mananaig ngayon shot sa pag-take Kelra. Kelra naka-shotgun, nag-aabang lang sa may patundamuhan. Sino kaya ang tatawid? Easy dito, ang plan lang kunin. Pero mukhang may Cyclone na maaapakan at makakatakas siya. Ang ganda ng ginagawa dito ng IDNS pero definitely Omega. Sila yung mas lamang dito, if ever man na ituloy. Pagod ng decision mula sa Omega na mambuli muna, mambuga muna bago na nabigyan itong Lord. Ito si Easy, nangagulo sa may likuran, tumalon doon sa may likod, going for Keller. This time, Dawning Light, walang tatamaan dito na significant ni Lois. Ito na yung Tempest of Blades, gagamitin agad. Kasama na rin yung hard card. Lois, mapatakbo, meron siya immortality. Hindi mapapaps. Ito lang na po yung D-Rot na bigyan. And minus one agad yan sa IDNS. Extended team fight, definitely. Put Omega in favor dito sa mismong laban na to at mukhang mapapatakbo na nga yung mga miyembro. Easy dito, sobrang lagkit, makakatakas pa, mapapatuman na si Kelra. Zanri dito tumawid sa may badalikuran. Nagalit na ang Omega at babawi sila. Pero si Ryzen, itutumba na. Kaso nga lang may bawi sila. So that is a 2-for-2 trade without the jungler from the side of Omega. Lois dito yung mas may chance na kumuha ng mismong objective. But ngayon si Renjo, nakapwesto lang. Tatawid dito si Etomax sa maging target ni Lois. Pero may black shoes pa upang makatakas. Kaso nga lang, alam ng IDNS kung saan babalik mismo doon sa sapatos ni Tito Max. So IDNS will now start to take the Lord and mukhang malabo dito kumontest ng Omega dahil patay pa si Ryzen. Medyo matagal-tagal ang death timers. And this is a Luminous Lord Wolf. Medyo delikado pero kayang dumipensa. Nakikita natin dito trying to delay Renjo here. Ganda ng mga stun usages dito mula dun sa Mystic Field ng ating Xavier. Grabe. Hindi tayo mapaniwala dun sa nangyari dun sa IDNS. Nakakalamang na yung Omega, nakakuha sila ng pick-off. Ang problema nga lang, nakahanap ng angulo ito si Zanri with this Natalia proving to be a problem sa isang Beatrix. Makikita natin yan sa instant replay na disperse yung side ng Omega. So sa likuran na yun, no, ginulo sila ni Easy. Eventually, si Zanri nakahanap ng angulo. Nag-dash na dun si Kelra. So yung combo, parang natulungan pa siya mismo. At hindi mo naman pwedeng i-blame si Kelra. Nakatingin talaga sila doon sa Lord at pati na rin doon sa Esmeralda. Sabay, eto namang si Fanny nakahanap ng isang kill. Mukhang ang IDNS
really proving to be good sa kanilang mga assassin plays. Oo, parang nung natalo sila sa game 1, mas nanggigil sila. Oo. Talaga ngayon, nilalabas na ang kanilang galit. Pero parang lumalamang yung IDNS Esports pagdating sa mga teamfights na malalayo sa isa't isa. Kaso si Ryzen ngayon makakakuha and dalawa ang tutumba. Lord madedepensahan nila ng sobrang linis. At low ang kukunin ng Omega. Hindi pwedeng walang gante. Ito si Lois naghanap na dito rin yung Fanny. Wants to get a kill onto Chakno. Sobrang bilis kaya lang Chakno with this. Yuyuy! At mukhang hindi pa siya mapapatay. Ito si Easy. Ito na yata yung punishment ng Omega. Hahabulin nila dito yung Esmeralda. At hindi natali dahil sa sobrang bilis tumakbo. The fun run meta is still intact. Parang Santi, kaso, nabigyan doon yung IDNS. Pero yun nga ba mangyari, Kelra? Uy, naku, nagkamali ng cable na isa. Ang sakit dito ng Omega. Pag nagbigay ka talaga dito ng opening sa kanila, eh kayang-kaya lang balik ta rin bigla. Mm-hmm. And makikita natin nun si Chakno na konting-konti na lang yung buhay. Si Luis parang gigil na eh. Pero natakasan niya pa rin with the help of the sprint. So yung meta ng Fanra na sinasabi mo dito, Wolf, sobrang effective dito sa dalawang teams kasi may nag-sprint din dito sa kabila eh. Kung mapapansin natin si Ryzen kanina, nung wala pa siyang enough items, siya yung laging ginugulpe at siya yung laging binibigyan pansin ng IDNS Esports. Pero ngayon na meron na siyang mga items, parang sinasabi dito ni Ryzen na, sige ngayon niyo ako gulpihin. Ako na babawi. Ano palagan? Nakita natin, ito din si Renzio. So, doon sa may top lane, nakakuha pa sila ng double kill doon sa Natalia at sa Dairon. Ang problema kasi doon sa IDNS, tinry nilang i-challenge itong newly buffed na hero. Tapos meron pang hard guard yun. So, definitely a mistake mula sa IDNS Esports. Ang kanilang mga anti-heal so far is just dominance size. So, kung papansinin natin guys, yung tanong natin kanina kung saan magda-damage item ba yung gold lane Esme, hindi. Defense din siya. So, double fighter defense ito malang sa IDNS. Ang damage talaga nila nasa Fanny at nasa Xavier. Oo, yung mga ganitong playstyle. Kumbaga medyo similar nga ito yung dalawang offlane, 'di ba sa Echo, 'di ba? Parang double fighter setup. Tapos yung damage dealer talaga nila dito ang aasahan si Angelina and si Lois. Tapos si Zanri yung finisher kung may tatakbo mang low HP sa may bandang likuran. So ang ganda nung team lineup dito ng IDNS Esports. Pero yun nga, tama ka Wolf sa sinasabi mo kanina na wala nga silang panapos talaga and hindi naman nagbibigay yung Omega ng mga wipeout eh. Kung mapitasan man sila, alam nilang kailangan nilang umatras. Kasi if ma-wipeout sila dito at this point, pwedeng rektahin eh. Kasi inhibitor turret na lang yung natitira doon sa may bandang ibaba. So, may possibility na talagang tapusin in a snap ng IDNS Esports to. And hindi ka nga pwedeng matalo dito sa group stage na to kasi best of two lang. Grabe. Grabe itong pinapakita ng IDNS Esports. The fact na 17 minutes ay sila pa rin na nakakalamang. Nakahanap sila ng mga openings. And Omega, sila ang nasa depensa sa ngayon. But it doesn't mean na automatic ay mananalo dito ang IDNS. We're looking at Kelra, may Wind of Nature na rin naman siya. Which means na kahit i-go siya dito ni Zanri, meron siyang isang layer ng defense. Mm-hmm. 18-minute Lord. Ang enhanced, ang evolved Lord. Ito yung may ano eh, kidlat-kidlat eh. Kidlat na, may kidlat. Okay. Napaka-intense na naman yung matchup to. So Lord Dance na ang kailangan nating abangan. Para sa IDNS, madami silang split push potential eh. Kasi meron silang Fanny. Ganun din naman sa Omega, pwedeng itong si Ryzen ay maglaboy ng pakonti-konti para ma-clear yung, para ma-shove yung mga waves. Oo. Kaso mukhang binibigyan talaga ng IDNS Esports yung ng pressure, yung bottom lane na mukhang wala nang tatao ngayon and si Chakno lang ata ang de-depensa. So dalawa, laban sa isa mangyayari dito, itatry nilang i-force push but here comes Ryzen with a jump. Zanri ata may iipit sa may bandang gitna. Dawning Light ko-connecta onto Ryzen pero with that kill, mas confident ang Omega ngayon na lumapit doon sa Lord Pit na tara, kunin na natin to. Hindi ko na malikmata, may sumabog yung ano yun, no? Yung Tore. Nakip pala ng Omega yon. Ang maganda sa IDNS do, kahit nakakill doon si Zanri, na-force nila yung pagsabog nila. So nga lang, this is a 5v4 situation. At sumasayo na ang Omega dito sa Lord Dance. Kelra and Chakno nakaabang dito, wala makakaspot. Ginamit na yung Dawning Light. Angelina might be in trouble because of this. Namatahan ni Kelra. Ayun na nga, magsa-sniper siya dito. Boom!
Nangalahati agad ang buhay ni Angelina and the Rising Sphere. Oo, hindi pa yun talaga yung inaabangan natin. So now, agawan Lord ang mangyayari. Oh, and that is a steal coming in from Izzy. IDNS Esports ang kukuha dito ng Lord. Kaso nga lang, kills ang kapalit ng Omega. Sabi nila, kukuhanan man kami ng mga buhay nyo kahit na inyo ang Lord. Ang gulo ng teamfight sa gitna na nagkumpul-kumpulan sila na parang hindi mo na nga malalaman kung saan kumama yung retry ng isa't isa. Man. Saan ka nakakita? Yung Esmeralda, normal attack tsaka Stardust Dance lang yun eh. Oo. Ano na ako ng Lord yun? Parang yung mga timing din eh. Klaseng dasal yung ginawa nun. Ibang klase, Lois. Pinuwersa ulit yung Black Shoes. At imagine nyo talaga, Esmeralda yung nakalasit. Yung Omega, meron silang Retri. Merong Beatrix. Lahat ng mga high damage. Damage at mukhang bibigyan nila dito. Bibigyan nila dito yung Lord. Ito si Lois. Nagpok lang pero nasaktan din siya. Ikaw sa Dawning Light. Napupok din dito yung Omega pero yung Lord. Very low na nga dito. Mag-aabol pa rin. Uy. Yung ating D-Rod at mukhang mamapanis siya dito. Mag-survive na kaunti with Immortality. It comes sa Jumbo Alexandria pero mamatay pa rin dito yung D-Rod. Nakaabang ang mga bala ni Kelra at mapapatumba rin nila yung Lord. Makakuha nga lang ng Torre dito yung IDNS. Ang intense ng laban. Grabe yung mga bitawan ng Dawning Light dito ngayon ni Angelina. Redemption to mula doon sa game 1 niya. Pero yung Omega, nakita mo naman, Wolf, kung gaano kadesidido ang IDNS Esports na pasukin yung backline. Pero yung Flicker, Abyssim Strike, na ginawa dito ni Sun Soundpak, sinagot lang ni Kelra ng Winchan. Winchan lang sabi niya, hindi. Alam ko na yung gagawin mo eh. Sobrang aggressive nito ah. Uy, Ryzen naghahanap with the hard guard. Then ito rin si Eto Max para mag-ball. Easy, tumatake na kote. Ito na rin si Lois. Tempest of Blaze, ginamit na nga lang din. Low na dito si Easy pero makakatakbo na dito si Kendra. Nakaabang, hinabol dito yung Fanny. At may damage na ka siya. Dawning Light, walang tatamaan dito sa may likuran. Easy naman, tumakbo. Buhay pa rin. Income Sandry na ako ng kill. Kaya Eto Max, meron mo pa-punish din siya. Gana Omega, 1-for-1 na naging trade-off. So far, ang dami kinumit ng pare sa teams. Omega, as of now, still on the lead. Pero dati sa trade, Eto Max for Zanri. So now, medyo matagal-tagal pa bago mag-spawn yung next Lord. Kailangan dito maging maingat ang dalawang team. Dahil nga, even Omega dito, pwede maging delikado if sumakto lang ng sumakto yung bitawan ng IDNS Esports. Pero sa nakikita nating fight, puro mahahabang team fights. As long as sa tingin ko, Wolf, na sama-sama, lamang yung Omega eh. Pero pag nagawa ng IDNS Esports na i-force yung Omega na mag-disperse, parang doon nalulugi yung Omega. And also, true yan sa IDNS Esports, parang sobrang, nakikita na natin na hindi na enough yung damage ng IDNS Esports kapag paisa-isa. Pag yung mga pick of time, kailangan nila sabay-sabay gamitin nila dito yung ultimate yan. Hindi na kailangan itong matama. Hearing, no? Hearing, of course. At yung tumatake dito si Easy tsaka itong si Dira. Ang kailangan din ibalik ng IDNS yung gulpi de gulat nila. Oo, yung kanina. Pwede talagang gamitin. Ang sayawan na naman ulit. Santi, it was the Lord Dance. Ito na nga ang sayawan at ang unang aapak sa dance floor. Ano ang Omega? Kaso nga lang mukhang makukuha niya dito si Kelra and wala rin damage dealer na inaasahan saan ng Omega. Pero may bawi sila. Zandri still goes down. Ryzen dito. Pepweso sa may ban ng Lord. Izzy dito ang nanggugulo sa may badalik kuran. Pero they won't finish it off. Ryzen for the kill. But that is a trade. Eto Max goes down. Pero yung Lord dito nanganganib na. Sino kaya makakuha? Tingnan natin mo. Pero napakasakit. Ryzen is out and a double kill for Sun Soundpak. And the Lord goes to Lois and IDNS Esports secures a wipeout plus the Lord Maniac for Sun Soundpak. Oh my goodness, Omega! Nakipagsayawan sila doon sa Lord. Sinetup nila yon pero si Zanri nakahanap ng angulo kay Kelra minus one agad. Additionally, ginown ng Omega sa dulo. Imagine mo, ginown nila doon yung Savior at alam natin yung Savior. Sasabihin ko sana, ang pakit po yung Savior. Nahuli! Ang ginawa niya, Mystic Field sa harap niya in place, di ba? Tapos, na-stun niya yung dalawang members ng Omega. Nakapag-deal pa siya ng damage bago siya mamatay. Ganon kalakas yung Savior. Hindi kailangan long range para malakas yung damage mo. Kahit i-go mo siya, basta nabato niya yung spells niya, may damage. And what a shocker it was, IDNS. After nung game 1, na mukhang hindi sila nakaparma sa Omega, naitabla pa nila dito sa